Di naman pinabura ni Pangulong Duterte ang mungkahi ng DOLE na ibalik sa dati ang quarantine protocols para sa mga uuwing OFW. Kung bakit, magbabalita si Maricel Halili. Hindi pa handa si Pangulong Duterte na pagbigyan ang hiling ng Labor Department na luwagan ang protocol ng mga umuuwing overseas Filipino workers. Inulit kasi ni Labor Secretary Silvestre Bello ang panawagan na payagang makauwi ang OFW sa kanilang mga pamilya basta magnegatibo sa swab test. Huwag na rin daw sana tapusin ang 14-day quarantine kung pagbabasihan daw kasi ang datos na hawak ng IATF. 1.5% lang ang positivity rate sa umuuwing OFWs ngayong taon kumpara sa 2.07 noong 2020. Kaya nga po kami nakikiusap sana, Mr. President, na kung mari, we go back to the original protocol noon na pagdating nung ating mga OFWs, swab agad sila. Pero giit ni Dr. Edsel Salvanya, base sa tala ng Department of Health ay nasa 40% na returning Filipinos pa ang nagpo-positibo sa ikapitong araw mula nang dumating sa bansa. Mungkahi na lang ni Doc, iklian ang quarantine period. There is data that we can shorten quarantine from 14 days to 10 days provided that the person remains asymptomatic during that whole time. Pero para kay Doktora Ana Ong Lim, maigi ng mahigpit ang quarantine protocols. But the critical intervention should really be that quarantine should be strictly enforced because whether or not testing is done, as long as quarantine can be imposed, then we continue to keep our borders safe. May isa pa raw posibleng senaryo para sa mga uuwing OFW, sabi ni Doktora Marisa Alejandria. So test at 7 days and then wait for the result. If negative, then pwede nang ma-release. Go down to 8 days, 9 days, no? But with testing. Kaya sabi na lang ng Pangulo, there is no compromise here. Hindi ako magkukompromise. I'm not ready for a compromise here. So, about lalo na ngayon. Pag-uusapan pa raw ang issue sa pulong ng IATF. Para sa 1PH, Maricel Halili, News 5.